Nakakita ka na ba ng groom na hindi siniput ng bride? O di kaya ang bride ay hindi siniput ng groom? Kung ikaw ay di sisiputin ng iyong pakakasalan, ano ang gagawin mo? Ano ang mararamdaman mo? Ngayon ay aalamin natin ang istorya ni Amanda at Joshua, isang magkasintahang nagdesisyong magpakasal, subalit si groom hindi siniput ni bride. Kung bakit at kung ano ang tunay na pangyayari, alamin natin! Subalit kung bago ka palang dito sa ating channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe upang maging updated ka sa mga kahangahangang videos dito lamang sa Cindy Facts! Matagal nang magkakilala sina Amanda at Joshua. Sa katunayan ay matalik silang magkaibigan. Maganda si Amanda, makinis ang balat, mahaba ang buhok, matamis ngumiti at maganda ang hubog ng katawan. Kaya hindi imposibleng mabilis siyang mapansin ng mga kalalakihan, lalo na ng kanyang best buddy na si Joshua. Sa katunayan ay matagal nang may lihim na pagtingin si Joshua kay Amanda. Subalit, hindi nito magawang makaporma sapagkat may nobyo na ang babae. Sa bawat hindi pagkakaintindihan ni Amanda at ng boyfriend niya, si Joshua ang naging takbuhan nito. Umiiyak at sinasabi lahat ng mga bagay na nagdudulot ng lumot sa kanilang relasyon bilang magkasintahan. Si Joshua naman ay di nag-aatubiling pakinggan ang hinagpis ng kaibigan, binibigyan ng advice at pinapagaan ang kalooban. Dibaling nasasaktan na siya sa pakikinig sa lahat ng mga nangyayari sa relasyon ni Amanda at ng boyfriend nito. Basta't andyan siya upang damayan, i-comfort, alagaan at palihim na minamahal si Amanda ay okay na sa kanya. Dahil sa madalas na pag-aaway ni na Amanda at ng kanyang nobyo, humantong sa di inaasahang hiwalayan ang kanilang relasyon. At nang malaman naman ito agad ni Joshua, ay lihim niya itong ikinagalak sapagkat iniisip niya na ito na ang posibleng daan upang magkaroon siya ng pagkakataong suyuin si Amanda. Matapos nga ang hiwalayan ni na Amanda at ng ex-boyfriend nito, ay naging takbuhan niya ang kanyang malapit na kaibigan ni si Joshua. Madalas silang magkasama, madalas magkausap at magka-text hanggang di na nag-atubili pa si Joshua na suyuin si Amanda. Hindi sinayang ni Joshua ang bawat oras na kasama niya ito. Ipinadama niya na andyan pa siya upang mahalin at alagaan si Amanda hanggang dumating ang panahong naging mas malapit ang isa't isa at sinagot nga ni Amanda si Joshua. Ganun na lamang ang saya ni Joshua nang marinig ang matamis na pinakahihintay na oo mula mismo kay Amanda. Maganda ang takbo ng relasyon ni na Amanda at Joshua. Sa katunayan ay di nawawala ng panahon si Joshua upang surpresahin ito. Hanggang sa dumating ang panahon na nakapagpasya na ang dalawang magpakasal. Pinagplanuhan ng magkasintahan ng mabuti ang kasal. Sa katunayan, si Joshua ang mismong nag-effort mula sa kanilang motif, venue, mga decoration. Ginugugulan niya ito ng sapat ng panahon upang mapasaya si Amanda. Sa katunayan, ay pinatahian pa niya ito ng napakagandang gown dahil gusto niyang si Amanda ang magiging pinakamaganda at pinakamasayang babae sa buong mundo. Ganyan niya kamahalang kasintahan. Ilang linggo ang lumipas ay napansin ni Joshua na kakaiba ang ikinikilos ni Amanda. Tinanong niya ang kasintahan kung ano ang nangyari at kung bakit tila hindi ito masaya. Sagot naman ni Amanda ay baka dahil lang sa napakadami niyang iniisip para sa kasal, kaya ganun. Hindi naman kinulit ni Joshua ang kasintahan sapagkat ayaw niya itong ma-stress, lalo na sa mismong araw ng kanilang kasal. Kaya hinayaan niya na lamang ito. Dumating na nga ang pinakahihintay na araw ng kanilang pag-iibigan, ang kanilang kasal. Sobrang excited si Joshua sapagkat ito ang pinakamatagal nitong hinihintay. At sa wakas ay makakapiling niya na habang buhay ang nooy dream girl niya lamang. Madaming bisita, bongga ang venue, halatang pinaghahandaan ng mabuti. Andun ang mga malalapit na kaibigan ni Joshua, maging ang kanyang mga magulang ay masaya ding dumalo sa kasal ng kanilang anak. Ilang saglit pa lamang ay dumating na ang bridal car, ang pinakahihintay ng lahat, ang masilayan, ang napakagandang bride. Subalit, wala sa kotse si Amanda. Nagtaka ang lahat
Inabutan si Joshua ng sulat ng mismong driver ng car. Nang binasa niya ito, ganun na lamang ang kanyang pagkalugmok sa nakasulat. Patawarin mo ako, hindi ko magagawa ito. Mahal ko pa rin ang aking ex at siya lang ang pakakasalan ko. Hindi naintindihan ni Joshua ang kanyang naramdaman. Dahil sa tindi ng sakit, nagawa nitong magwala. Masakit sa kanyang masilayan ang mga bisitang paalis at walang kasal na nagaganap. Madaming pumapasok na bagay sa isip ni Joshua na itanong niya sa sarili kung bakit, ano ang kulang, at kung bakit pa sa mismong kasal niya ito sinabi. Bakit hindi noong mga nakalipas na buwan, linggo o araw? Napahagulgol na lamang si Joshua. Nang pinuntahan niya sa kanilang bahay si Amanda ay di niya din ito nasilayan. Simula noon ay di niya na nakita pa ang kasintahan. Kaya mas minabuti niyang umuwi at magkulong sa bahay at do'y magluksa. Araw, linggo, buwan, hanggang 2 taon na ang nakalipas. Habang nakaupo si Joshua sa kanyang opisina, ang kanyang kumpanyang ipinatatakbo at pinagkakaabalahan simula noong siya'y lugmok at sawi. Bigla na lamang may kumatok sa kanyang opisina. Pagkabukas niya, ay laking gulat na lamang niya nang makita niya si Amanda. Umiiyak ito at humihingi ng patawad. Aniyay, naghiwalay na sila ng kanyang ex-boyfriend at buo na ang kanyang desisyon. Pakakasalan niya na si Joshua. Halos di makapaniwala si Joshua sa sinabi ni Amanda at agad naman niya itong tinanggap. Di nagtagal ay nagpa siya ang dalawang magpakasal ulit. Sa 2nd pagkakataon, gusto ni Amanda maging hands-on. Siya ang pumili ng venue at motive at ang iba pang mga bagay na kailangan para sa kasal, halatang pinag-efforta nito ni Amanda at ganun na lamang ang kanyang tuwa sa kanyang preparation para sa kanyang kasal. Dumating ang araw ng kasal. Nauna si Amandang dumating. Maganda ang venue. Halatang pinaghandaan. Madami din ang bisita. Excited ang lahat. At maging si Amanda'y di na din makapaghintay. Sa wakas ay ikakasal na sila ni Joshua. Andun din ang mga malalapit na kaibigan ni Amanda, lalo na ang kanyang mga magulang na masaya din para sa anak. Maya-maya'y dumating ang groom's car. Excited ang lahat na makita ang matamis na ngiti ng groom. Subalit, nagulat na lamang lahat nang wala doon si Joshua. Wala ang groom. Hindi niya sinipot si Amanda. Maya-maya'y inabot ng driver ng kotse ang isang sulat kay Amanda at napahagulgol siya nang nabasa niya ito. Excited ka pa naman sa paghahanda mo sa kasal, diba? Naramdaman ko din yun noon. Sigurado akong umiiyak ka ngayon. Ganyan din ako noon. Nung ako'y nasawi, ni hindi ka nagparamdam, ni hindi ka nagpakita sa panahong gulong-gulo ako. Naging tuliro ako. Hinahanap ko ang kasagutan kung bakit at kung ano pa ang kulang. Pero ni anino mo, hindi ko nakita. Hindi ka man lang tumawag o nag-text. Baliw na baliw ako sa'yo noon, Amanda. Sa panahong nasanay na akong wala ka, natanggap ko nang hindi ikaw ang babae para sa akin. Saka ka agad biglang magpapakita at sasabihin hiwalay na kayo ng ex mo at gusto mo na akong pakasalan? Paano kung di kayo naghiwalay? Magagawa mo pa kayang magpakita? Magagawa mo pa kayang magdusa sa lahat ng pagpapahiya at sakit na ibinibigay mo? Sa panahong sawing-sawi ka, andyan ako upang alagaan ka. Sa panahong kailangan mo ng kausap, andyan ako upang pakinggan ka. Subalit sinayang mo ang binuhos kong pagmamahal sa'yo. Pinaglaruan mo lang ang nararamdaman ko. At ngayon ay plano mo akong paglaruan ulit? At akala mo ba hindi ko naaalalang sinabi mong wala kang ibang pakakasalan, kundi ang ex mo? E di magsama kayong dalawa, tuparin mo ang sinabi mo siya lamang ang pakakasalan mo at huwag ka nang bumalik pa. Huwag ka nang tumawag at magpakita pa, sapagkat sa pagkawala mo ay napagtansya kong hindi ang klaseng babaeng katulad mo ang gusto kong makasama habang buhay, hindi yung babaeng manlilinlang at manggagamit. Ang istorya ni na Amanda at Joshua ay may malaking mapupulot na aral. Huwag nating paglaruan ang nararamdaman ng iba. Hindi natin alam kung anong sakit ang posibleng maidudulot nito sa iba. At higit sa lahat,
ay maging tapat tayo sa ating mga sarili at maging sa mga taong nagpapahalaga sa atin. Ikaw, ano ang iyong opinyon sa kwento ni Amanda at Joshua? Makibahagi sa pamamagitan ng pagkomento sa baba. Mag-like at i-share mo din itong video sa iba mo pang mga kaibigan upang kapupulutan na din ng aral. At huwag mo din kalimutang mag-subscribe upang maging updated sa iba pang mga kahangahangang video. Make sure na mapapanood mo din ang video upos sa isang batang nawala ng 2 taon hanggang nagulat na lamang sila nang busisiin ang lumang aparador. Dito lang sa Cindy Facts. At see you sa susunod pa nating mga videos.